And guys, this is Naomi once again, and I hope you all are doing fine. So for today's video, I'll be sharing with you the step-by-step process on how you can download the EasyBuwana app and sign up for an account easily. So if you want to know how, or you're interested to know how, then please keep on watching. Alright, so umpisahan na natin yung step-by-step process kung paano tayo makakapag-download ng EasyBuwana app at paano tayo makakapag-sign up ng account gamit yung app na to para hindi na natin kailangan pumunta sa physical Cebuana branch para gawin yung mga transactions natin. Kasi pwede na natin gawin yung transactions na yon online gamit yung Cebuana app na to. So, sobrang dali lang niya guys, 5 easy step-by-step process lang siya, so please follow along. Alright, so for step number 1, go to the Play Store of your Android phone or iOS phone and search for EasyBuwana app. So, bago mo gawin yon, make sure na nakabukas yung Wi-Fi connection mo or mobile network. Kasi hindi ka makakapag-download ng kahit na anong app kung wala kang Wi-Fi connection or data connection. So, ang nakikita mo sa screen is yung App Store. Diyan mo, diyan ka makakapag-research ng EasyBuwana app. Okay? So, yun. Type mo lang yung word na EasyBuwana app, then hit mo yung search icon. Then, next is... So, for step number 2, kapag na-type mo na yung EasyBuwana app, hit mo na yung search icon, then may lalabas na results. Most of the time, yung hinahanap mo is nasa pinakaunahan ng results page. So, in this case, yung makikita mo dito is EasyBuwana 2.0. Yan yung may logo na letters C na merong na nasa loob, nakapaloob sa box. So, merong word na install dyan sa right side. Tap mo lang yan. Then, hintayin mo na ma-finish ang i-install or hanggang sa makita mo yung 100%. So, kapag nabilis yung Wi-Fi connection mo, in less than a minute or 1 minute, pwede mo nang ma-install sa phone mo itong app na to. So, kapag ka na-install na siya sa phone mo, meron kang makikitang logo na or icon, tawag doon is open. So, yun. Kapag ka in-open mo yon, move na tayo sa step number 3. Kapag na-open mo na yon, maroute ka sa image na naka-display dito. So, bakit dalawang image yung nakalagay? Si Cebuana Luwillier kasi, gumawa siya ng dalawang application. Pero, ito yung pinakauna nilang na-release. Itong nasa left side natin na merong word na explore sa upper right corner. Tapos, itong pinakabago nilang account, yun yung may account registration sa upper corner. Diba? So, mas prefer ko itong gawin, gamitan itong nasa left hand side kasi feel mas komportable ako dito. So, okay lang naman kung alin dito yung gamitin nyo kasi gumagana pa rin naman sila parehas. Tsaka yung way ng pagre-register nila is parehas lang naman. For example, dito sa unang labas nila is create now. Itatap mo lang yung create now kasi need mong iskipan yung username tsaka password kasi nga wala ka pang account. So, dito ka muna sa create now. Tap mo lang tong button na to. Then, after nyan, manghihingi sa'yo ng 24K card number mo. So, yung 24K card number mo, makikita mo yun mismo sa physical card na ibibigay sa'yo. To make sure na meron ka ng 24K card bago ka mag-open ng account gamit tong EasyBuwana app na to. Tsaka kung mag ilalagay mo na yung 24K card number, huwag mo nang lagyan ng spaces yung numbers, huwag mo nang lagyan ng dashes. Tuloy-tuloy lang siya. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Meron kasing card number na 9 lang yung laman or yung number, meron namang 12 yung card number. So, okay lang yun. Okay? Dito naman sa bagong version, una mo lang, ang ilalagay mo na agad-agad is yung 24K card. Then, hit mo lang yung register with my 24K card. After that, move na tayo sa step number 3. Dito naman sa step number 3, or I'm sorry, step number 4, kailangan mo lang i-fill out yung box ng mga personal information mo. The first one is valid email address. Make sure guys na existing yung email address na yon at kayo talaga yung may-ari. Kasi yung mga transactions nyo online is masisend through email address. So, halimbawa, nagpadala ka ng pera sa parents mo, merong, kapag nasend mo na yung, nakuha mo na yung control number, or napadala mo na, merong automated na email na mapapadala doon sa email address na yon. So, make sure na hindi siya sa kakilala mo, sa asawa mo, sa girlfriend mo, kailangan sa'yo talaga. So, in case na hindi ka pa marunong gumawa ng email address, madali lang yan, manood ka lang ng tutorial sa YouTube kung paano yun gawin, o kaya sundan mo lang yung step-by-step process na makikita mo sa Google. Okay, then sa username naman, it's up to you kung ano yung username na gagamitin mo. For this presentation, ginamit ko, hey, it's me na Yumi. So, yun. Then, of course, first name, last name, birth date, then phone number. Isa sa pinaka-importante yung phone number. Kasi kapag ka nagpadala ka ng pera sa parents mo, for example, ang proof na na-claim na nila yung pera is merong automated text message kang marireceive galing sa Cebuana na na-claim na ng parents mo yung perang pinadala mo. And then kapag ka magsasala ka, for example, or magpapadala ka ng pera, makaka-accumulate ka ng points na magagamit mo para ipang-load sa phone number mo. So, make sure na yung gagamitin mong phone number is sa'yo talaga. Next one is your password. So, yung maire-recommend ako sa password, make a password na unique pero madali mong matandaan. Tsaka kung gagawa ka ng password, kailangan combination siya ng number, letter, tsaka special characters para hindi basta-basta mauhulaan. And then, after mo ma-fill out na yung information na yon, hit mo lang yung create account. So, after mo ma-hit yung create account button, tapos ka na. So, congratulations and welcome to eCebuana app. So, ngayon na nakagawa ka na ng account gamit yung eCebuana app na dinownload mo kanina, pwede ka nang makagawa ng transactions like e-loading, money remittance, bills payment, tsaka kung paano i-check yung current micro-savings balance mo. So guys, sa susunod ko palang video, i-discuss ko sa inyo yung iba't ibang feature na makikita sa loob ng eCebuana app. So make sure na mapanood nyo rin yung upcoming video ko. So, alright, so gusto ko rin palang manghingi ng apology sa inyo, lalo na sa mga nakapanood ng una kong video, tsaka pangalawa kong video about sa 8 benefits na makukuha mo sa pagkakaroon ng microsavings, tsaka yung paano nga ba maka-avail ng microsavings card. So, sinabi ko kasi doon na yung maximum deposit amount for microsavings is 50,000 pesos, pero 500,000 pesos talaga siya, or kalahating million, guys. Tsaka, yes, no maintaining balance pa rin siya kahit 500,000 pesos. Kasi initially, nung una pa lang nilaunch tong micro savings na to, 50,000 talaga yung maximum na deposit. Pero ngayon, 500,000 na siya. Ibig sabihin, mas malaki na yung pwede mong maipon gamit yung micro savings card na to.
Alright, so did you find this video worth your time watching? If yes, kindly subscribe to this channel for more valuable posts. Ako nakarating ka sa last part ng video na to. Thank you so much for watching. I would like to say, stay safe, keep on praying, keep on smiling, and I'll see you in my next upload. Bye!